back to my channel. This is Nelson Quinato Jr. And today's video, gumawa ako ng tanong 10 facts about me. Okay? So number one question. Ano ang number one favorite kong gawin? Every time na rest day ako sa work, kapag nandito rin ako sa bahay. Damn! So sa akin guys, mahilig kasi akong kumanta. I have sound system doon sa sala ko. Ayaw magawa. So mag-video okay, karaoke. Minsan kasama yung mga kaibigan. Pero most of the time friend ako lang doon sa karaoke. Next question. Saan ako nagtatrabaho? Ako guys sa isang business unit ng Wilson's Supermarket Corporation. So, which is ang main company ko is Robinson's. Ang head office namin ay sa Libis, Quezon City. Ang position ko guys is a retail associate. Turning 14 years na ako sa company. So, yun, kaya alam niyo guys, kaya naman tayo nagiging successful sa career natin dahil tayo rin naman gumagawa nun, di ba? Then, bakit tayo nagiging masaya sa trabaho? Kasi nag-i-enjoy tayo kung ano yung mga ginagawa natin in everyday daily routine. Saka bakit ba tayo nagtatagal sa trabaho? Kasi nag-i-enjoy tayo sa trabaho natin. Kailangan natin ang trabaho. We need to love works. Diba? Kasi ayan ang pinaka main source na pinagkukuhanan natin ng ating mga pangangailangan sa buhay. Question. Are you single or double? I am certified single. So before guys, way back 6 years ago, akong kalipin dito sa bahay ko before. Hindi kami naging successful guys, so pinokus ko na lang yung sarili ko sa trabaho, and then pinokus ko yung sarili ko sa pag-iipon until such time na napatapos ko itong bahay ko. 40 square meter from first floor, second floor, and third floor. Yung third floor ko, yun yung rooftop. Isa sa mga accomplishments ko. Siguro na masasabi sa buhay ko. Kasi sa panahon ngayon guys, pamilya, alaman ko yung mga concern nila na pamilyado sila pero wala sila sarili. Natrabaho sila, sustentado nila ang mga anak nila. Plus, magbabayad pa sa inupahang bahay. Plus, meron pa tayong mga expenses like Meralco, Maynilad, o mga iba pang expenses na kailangan na at ginagamit natin dito sa bahay. Actually guys, masasabi ko, hirap talaga sa buhay, especially kapag tubo tayo sa isang bagay na hindi pa natin napaghahandaan. Kasi ang motivation ko before guys, hindi muna ako mag-aasawa hanggat wala pa akong stable job or wala pa akong sariling bahay na matitirahan. So, yun siguro guys yung number one talaga motivation ko in life. Even before, start ako mag-work 19 years old. So, yun, hanggang ngayon, na ano ko sa sarili ko na ang trabaho dapat minamahal. Iniingatan para hindi tayo mawawala ng trabaho. 20 minutes later. Hi guys, we're back. Sorry, analobat yung phone ko kanina. Hindi natapos yung 10 facts about me. Pang ilan naman tayo guys? Ang pang-apat natin is ang aking educational attainment. Actually guys, nag-aral ako ng preschool dito lang sa Caloocan North. Then nag-high school ako sa Tala High School lang sa Bagong Silang, Caloocan.
Then, nag-take ako ng scholarship in Don Bosco, Makati, nung time na level in our life. So, dapat nating seryosohin at hindi dapat tayo. Nung plan ko pa sana kumuha ng BS at Chilor. So, yun nga lang. Although, siyempre kailangan mas maganda kung nasa degree tayo. Next question. Ano ang ayaw na ayaw kong mawala sa buhay ko? Siguro may parents. Siguro hindi pa ako ready. Kasi sa kanila ako humugot ng lakas eh. Kaya, yun, siyempre, di ba lahat naman tayo ayaw natin mawala sa magulang natin. So, yun guys. Pang sixth question na. Malapit na. Siguro guys, kung mabibigyan ako ng opportunity, why not? Pero, sisiguraduhin ko naman kung talagang igagrab ko yung opportunity na yun, dapat mas alam ko at related sa mga skill ko, ipapasokan kong trabaho sa abroad. Siyempre, mahirap din naman makipagsapalaran tayo sa hindi natin alam yung mga bagay-bagay na pwede natin patrabuhan sa abroad. Siyempre, mas maganda yung kung ano yung mismong forte mo dito, dapat yun din dapat ang ma-apply mo in abroad. Para may apply mo kung anong mga learnings mo dito, ma-share or mapakita mo sa magiging employer mo doon na qualified ka o deserving ka sa position na in-apply mo doon sa company ko tatrabuhan mo sa abroad. Pero sa akin kasi guys, kung alam kong difference sa sahod ko dito saka doon, ba't ka paalis? Nalayo ka pa sa pamilya mo. Happy ka naman dito sa karir mo sa Pilipinas. Mag-stay ka na lang dito. Number 7. Age, height, and location. Kung saan yung home base ko. So, I'm already turning 42 years old this coming October, guys. Yes. Oh my God! No! God! And then, height. Ang height ko, guys, is 5'6". Location. Ang location ko, guys, dito ako nakatira. Dito ako lumaki, actually. Kasama ko ang parents ko. Sa Bagong Silang, Caloocan North. More than 30 years na kami rito naninirahan sa Caloocan North. Okay. Pang 8 question. What is my characteristic? Okay. Ako guys yung tipong with a flow. At ano ba? Ini-enjoy lang ang buhay. Avoid stress. Tapos, siyempre kailangan may takot tayo sa taas. Sabi! Paano mo nasabi mo? Damn! Basta masaya ako sa buhay ko. Bakit mo? Ano pa ba? Characteristic. Parang what you see is what you get. Parang ganda. Kasi ang pagkatao kasi natin, magre-reflect yan sa personality mo. Sa mundo to, mahirap makakuha ng taong pagkakatiwalaan. Ako yung tipo mo sa yung tao na. Hindi ko puro problema. Kaya mo yung problema sa iyo. Parang gano'n. Yun ako guys. Pang 9 question na tayo guys. 1 year from now, ano ang magiging status ko sa buhay? Siguro 1 year from now, kung kailangan ko na mag-settle down. In a way, gusto ko na magkaroon ng sariling pamilya. It doesn't matter kung ano ang edad mo. Hindi naman basta yan ang edad pagdating sa love life.
yun yung tamang sentence na gusto kong sabihin. So weird. Maging ano lang, safe lang yung buong pamilya ko at walang magkaroon ng anumang karamdaman. Lalo na ngayon, may pinagdadaanan tayong pandemic. Hindi rin siguro sa'yo mangyayari yun kung nag-iingat ka din. So, i-apply natin yung social distancing. At siyempre, sumunod tayo kung ano man yung pinapatupad ng ating gobyerno. Wow! Pang-10 question. Ito, natatawa ako dito sa question na to eh. Ewan ko ba bakit naman sa dami-dami ng tinanong kong kaibig? Kasi itong mga question na to guys, nag-survey ako sa mga kaibigan ko na anong gusto nilang itanong sa akin. Gusto ko yung pang ano, gulsang na tanong lang. Pero may isa kasing pumasok na tanong eh. Hindi ko alam kung sasagutin ko ba ito, ano eh. Actually, pwede ba mag-pass? sasagutin ko ba siya? Parang hindi naman wholesome tong question na to. Sige na nga guys, para sa kaiunlad ng Pilipinas at para sa ekonomiya, sasagutin natin yan. Parang hindi ko kaya yung tanong. Pang 10 questions. Are you ducks or toads? Ito na. Ito yung ayaw kong sagutin. Pero nakalagay naman dito ah. If needed. Okay. Sasagutin ko yan. Kaya ko yan. Kala nyo dyan ah. Siguro hindi ko ba sasabing ducks? Hindi ko naman masabing toads. Siguro nasa standard size ng isang Pilipino. Yan ha, sigagod ko yan ha. Pero, playing safe, no? Okay, so yun lang. Oh! Okay! Guys, thank you so much sa lahat ng mga kaibigan ko na nag-suggest nitong vlog ko na 10 facts about me. So, nairaos ko naman siguro ng maayos at naitawid ko naman itong mga 10 questions na to. So, yun guys, thank you so much sa lahat ng mga viewers and thank you so much sa lahat ng nanood. And thank you so much sa lahat ng mga nag-subscribe sa YouTube channel ko. So, sa hindi pa po nakakapag-subscribe ng aking channel, please subscribe Nelson Quidato Jr. Paki-like and share. Ay, one thing more guys. Pa-comment down below na lang kung may mga gusto kayong itanong. I-click na rin yung notification bell para ma-update kayo on my next vlog. Okay? Maraming salamat. Bye-bye.